Dead of legal department just code. Yung anak ng boss ko. Maloko mo daw. Who wants to sue you? Is this true? Hi! Dix! You stole money from these people. It's a crime, you know? At sa lahat ng taong lolokohin mo, yung anak pa ng boss ko. Kuya, hindi ako nagnakaw. Naloko lang rin ako. Ba't kaya katago? Eh siyempre, hinahanap nila ako. Malamang! What do you expect? Eh bakit ako yung sinisingil nila? Kuya, promoter lang ako. Hindi ako yung producer. Hindi ba man lang inalam kung legit ba yung leching event na yan? Eh, hindi ko naman alam yung sasabi sa leching event eh. Well, your ignorance doesn't make you a victim. It just makes you stupid. Okay, sige. Tanga ako. And irresponsible. Dahil magmula naman ganyan ka na talaga eh. Irresponsible. Eto na naman po kami. Huwag kang mag-alala Kuya Bray. Babayaran ko yung utak ko sa'yo. Hindi ko naman makakalimutan yun eh. Uy, ano ba yan? Hindi na tungkol dun sa perang yun ah. Eh ano? Tungkol sa pagiging irresponsable mo. Dahil mo sinahin, di ba? Ano? Itiis mo. Sana kagadget ka ngayon. Sana kuha ng magandang trabaho. Pero ano? Ano pinili mo? Babae? Hindi lang siya babae. Pamilya ko siya. Ano tawag sa amin? Hindi ba pamilya? Anong sinasabi mong pamilya? Iniwan niyo ako eh. Mula nung mamatay ang nanay, parang namatay na rin kayong lahat. Dix! Si tatay, may barangay. Si kuya na tetsa, nag-asawa. Ikaw, alipin ang trabaho. Kuya, bata pa ako nun. Kinalimutan niyo ako. Kaya si Ira, siya lang naging pamilya ko. Nasaan yun? Nasaan yung Ira? Saan? Dix, grew up! Stop fucking life, stop fucking other people's life, you fucker! Let me stop fucking up your life! Fuck you! Psst! Uy! Uy, uy! Huwag ka lang sumagot! Dex, yung bibig mo! Oo, oh, bibig ko! Bibig ko talaga! Ikaw naman kasi yung gumawa ng kalokohan eh! Ano ba? Ang perfect ng buhay niyo eh, no? Ano Ate Cha? Bakit kaya hindi natin pag-usapan dito kung gaano ka-perfect yung mabayaran mong asawa? Huwag mo yung pasa sa akin, Dex! Hindi! Pag-uusapan natin yan para malaman nila na hindi lang ako yung olets dito. Yung asawa nito, hindi totoong nag-abroad. Nandito siya sa Pinas. Nandito yung asawa mo ha? Oo, nahuli ko pa mismo yung asawa nito na may kasamang ibang babae. Kuya, kuya! Hindi niya pwede yung gawin sa'yo yun. Pwede eh, hinahayaan siya ni ate. Tsa, ano ba? Noong pa namin sinasabi sa'yo, gago yung lalaki yan! Ang tigas kasi ng ulo mo! Oo na, oo na! Kaya ayaw ako magsabi sa inyo ni Kuya eh! Kasalanan ko! Ako gumawa ng problema! Titiisin ko! Kahit ginagago ko niya ng report ulit, ano logic dun? Ba't hinahayaan? Para sa mga anak ko. Dahil ayaw ko silang mawala ng ama. Tsaka ayaw ko magsabi kay tatay kasi ayaw ko siyang maproblema. May sakit siya eh. Baka lumala. Wala namang sakit si tatay eh. Shut up, Dex. Wala siyang sakit. Shut up. Narinig ko sila nag-usap kayo ni Kuya Jun. Di ba, tay? Ha? No? Jun? Tay? Kaya bahay niya pag inspector? Hindi. Hindi abray. Hindi niya naiintindihan. Teka sandali. Alam mo ito, kuya? So ano? Inagagod niyo lang kami? Hindi ganun, bray. Hindi cancel ang sakit ng tatay. Mali ang unang finding sa kanya. Bakit din sa amin sinabi kagad? May balak pa kayo sa amin sabihin? Parang wala kasi eh, ha? Parang wala. Nag-uusap nga kami. Ah, nag-uusap nga kayo. Kayo lang. Bye, bala. Ryan. Tay. Nang lumapit kayo ng tulong sa tindahan, alam niyo na bang wala kang sakit? So, ginamit na lang yun para tulungan si Kuya. Sinamantala mo naman. Putya, Bray! Hindi ko sinabihan si tatay na hinga ka ng pera, ha? Tay, di ba sinabi ko wag? Hindi. Ang
intensyon ko lang na may tulungan yung tindahan eh. Gusto kong magtulungan kayo magkakapatid. Tay, alam mo ba yung pakaramdam na para isang charity case na kailangan lagi kang tulungan? Sana tinira niyo naman ako ng konting dignidad. Sana pinaniwalaan niyo ako nung sinabi kong, Tay, sabi ko kaya ko to. Hindi kasi magkakaganon yun kung na-manage mo na maayos dati yun. Napakayabang mo talaga! Napakayabang nito! Ako naman, antang ako naman dahil naniwala ako na totoo at bukas sa loob ang pagtulong mo. Ako naman tumulong. Mukhang mayabang. Wow! Kahit kailan kasi ang tingin mo sa tao, pera lang ang habol sa'yo. E tumutulong ka lang naman para magmukhang sa amin na wala kaming narating sa buhay, di ba? Ikaw meron. Magaling ka, di ba? Why are you thinking against me na may narating ako sa buhay? Why? Is it my fault? Like you in Korea, I choose to stay, study. Is it my fault that I work hard para sa kung anong meron ako? Is it my fault that I have the means to help you? Huh? Do you even know what I went through? What I had to give up just to help you? Huh? Hindi, di ba? Dalawala naman ni isa sa inyo ang nagtanong kung okay lang ako. Ikaw kayo, Bri. Nung pumunta ka abroad para makabit yung pangarap ko sa pagsasayaw, wala ka namang narinig na kahit ang reklamo, di ba? Nung kinuha responsibilidad mo sa tindahan, mga pangarap ko. Sige, sinatabi ko muna. Wala problema. Bakit? Wala kayong dalawa ni tatay. Walang may iwan sa tindahan. I just wanted to be a good brother. I just wanted to be a good son. To the point that I couldn't even be a father to my own son. Bray!